volleyball, isa sa pinakasikat na sport ngayon sa Pilipinas, na pinasikat lalo nina Alyssa Valdez, Rachel Andakis, Michelle Gumabaw, Ara Galang, at ng Santiago Sisters. Ang objective ng laro ay manalo ng tatlong set laban sa kabilang kukunan. Ang bawat kukunan o team ay binubuo ng 12 manlalaro at 6 na players lang ang naglalaro sa loob ng court. Ang 6 na ito ay binubuo ng 3 nasa back row na kadalasang binubuo ng 2 setter at 1 libero. Samantalang 3 rin ang nasa front row na binubuo ng left side hitter, middle hitter, and right side hitter. Para manalo ng set, kailangan makakuha ng 25 points ang isang team. At kung sakaling magkaroon ng tabla or deuce, halimbawa 24-24, kailangan makalamang ng 2 puntos ang isang team laban sa kabilang team. Halimbawa, dapat ganito ang maging puntos, 25-27. Mukhang madali, dyan ka nagkakamali. E paano nga ba makascore sa laro? Sa laro ng volleyball, kailangan tamaan ang bola paibabound ng net papunta sa court na kalaban. Ang court ay mayroong 18 metrong haba at 9 na metrong lapad. Ang area lamang na dapat tamaan ang bola sa court ay 9 meters by 9 meters. Merong attack line na malayo ng 3 metro sa net. Ang taas ng net ay 2.43 meters para sa mga lalaki at 2.24 meters naman para sa mga babae. Hindi pinapayagang tumama ang bola sa antena at kinukonsidera itong outside kung tumama. Kapag ang bola ay tumama sakto sa linya, counted pa rin to as a score. Sa volleyball, ang bawat team ay pinapayagan lamang na magkaroon ng 3 touches para mailipat ang bola sa kabila ng net. Unang touch ay pass. Pangalawang touch ay set. At ang panguli o pangatlo naman ay tinatawag na spike. Ang laro ay palitan ng bola ng magkabilang team na kung saan pinapakita ng bawat team ang kanilang pag-set ng bola para atakihin ang court ng kalaban. Sa volleyball, madaling mawalan ng puntos dahil sa maraming bagay na hindi pwedeng gawin. Kagaya ng bawal humawak sa net, bawal tumama ang bola sa antena, hindi pwedeng tumama ng 2 beses ang bola sa isang tao, bawal saluhin o kamayin, bawal ang reaching over the net o paglagpas ng iyong mga kamay sa net, bawal tumapak sa linya kung magsiserve, at higit sa lahat, bawal lumagpas sa 3 touches. Lahat ng error or pagkakamali ay magre-resulta ng puntos sa kalaban. Sa service, kapag ang team mo ay nanalo ng puntos, kailangan lahat ng players ay mag-rotate pa-clockwise para gumawa ng panibagong posisyon. Ang team na unang manalo ng 3 sets ay ang panalo sa laro. At kung ang bawat team ay nanalo ng tig 2 sets o tabla 2-2, ay magkakaroon tayo ng fifth and final set na meron lamang hanggang 15 puntos. Mga ibang bagay na kailangan mo pang malaman sa larong volleyball. Dig. Ang dig ay isang play para pigilan ang pagbagsak ng bola sa sahig pagkatapos ng isang atake. Kadalasan, ang mga players ay nagdadive sa sahig para lang mahabol at mapigilan ang pagtama ng bola sa court. Libero. Kilala bilang defensive specialist na pwedeng pumasok anytime at pinapalitan lang ay ang back row player sa team. Sa team, siya lang ang naiiba ng kulay ng uniform upang madaling malaman ng referee na siya ay isang libero. Ang libero ay bawal mag-serve at bawal din gumawa ng kahit anong attacking shot. Substitution. 6 na players lang kada set. Tuwing magsa-substitution, ay kailangan in-inform ang officials para mabilang ang substitution. Pwedeng palitan ang players ng starting lineup ng 1 beses lang kada set. Maaari lang makabalik ang panilitan dun lang mismo sa kanyang original na posisyon. Kumbaga, kung sino ang pumalit sa kanya, ayun lang din ang pwede niyang palitan. Getching ba? Hindi kagaya ng libero, unlimited ang substitution, pero merong mga kondisyon. Kaya, kung ikaw ay isang manonood o manlalaro ng volleyball, ang rules ay mas magiging madaling maintindihan. Kaya sana, may natutunan ka.